Dahil sa brand ng limit to ni Agi, gamay naman nag-loading. Turo na siya si Warrior. Short siya sa tundan. Or hindi lang pala saging ang ginakarga dito, mga mayroon ding mga bisol, yung tamarin o akin, ito yung container na kinakargahan namin. Ito yun siya, ganito itsura niya. Yan, purong bakal yan. Tingnan natin sa labas. Hello mga kalibot. Ako nga pala si KJ Flores ng KJ Flores TV. Nandito ako ngayon sa Solid Shipping Lines na kung saan nagkarga kami ng saging, at ngayong gabi ipaalam ko sa inyo kung magkano ang halaga nitong container na kinakargahan namin at saka yung laman o capacity na saging na kinakarga namin at saka yung classify ng saging na kinakarga namin. Kinakargahan namin. Kahit pag-uuntogin mo pa ang ulo mo dyan, di yan matisira kasi puro bakal. Tignan natin sa labas kung anong container, anong klase ito. Tara, hanggang ako. Ano na pala ito mga kalibor is tin footer. Ang tin footer is yung maliit na container bag. Yun, kinakarga ng mga saging, bumbay. Ito na pala yung banamber na kinakarga namin container mga kalibor. Tawag ito nga band, ventilated. Ito ventilated na band na kinakarga dito ng bumbay doon sa Manila. Na dito. At ang halaga pala itong container na kinakarga namin mga kalibor ay naglalaro sa 15 to 16,000 mga kalibor. Naman yung karga namin mga kalibor, ito. Itong mga kinakakahon na to. Ito yung saging. Tingnan natin ha. Tingnan natin na saging. Kakaon siya ng crates. Ayan. Ilaw po siya. Ayan natin ang iba. Oh, nakakaon siya mga kalibo. Saging yan. Ang laman pala nito ay naglalaman ito ng 35 kilos na saging. Ito naman yung classification niya mga kalibot. Class B. Yan, class B. Class B. Ito, class C. Ang klase ng mga kalibor ay medyo maliliit. Pero yan. Yan ang itsura niya. Ang H saka B ng mga kalibor, ang classification niyan. Yan yung classify ng saging na malalaki. At ang halaga niyan, kung ibibenta mo doon sa Manila, abot ng 60 at wow! 60 to 100. At kung dito naman
kukunin mo dito ng 40 plus. 40 plus mga kalibor. Malaga ng saging na to. At ang capacity pala nitong container na nilalagyan namin ng saging ay pwede siyang malagay sa 100. Lagyan ng 100 pero wala na siyang singaw, kumbaga ventilasyon. Ang nilalagay namin dito na saging para may ventilasyon siya is 90 to 85 lang. Kita nyo may mga butas-butas dyan dito, may taas yan. Ventilasyon niya siya mga kalibot para yung hangin makakarotate at makakasingaw yung init, para pagdating ng Manila yung saging ay presko pa rin. Siya nga pala mga kalibot, container nga pala namin ginakarga ng dalawang klase. Ito yung isa 20 footer at 10 footer naman isa. Tetsura nila. Ito yung 10 footer nila mga kalibor. At ito naman yung 20 footer mga kalibor. Yung mahaba. Mahaba siya. Okay, at meron ding hagband dito mga kalibor. Itong mga hagband, ito yung kinakarga nila ng mga baboy papuntang Manila. Na mga kalibor, yung forklift na nagkakarga sa truck, sa trailer ng mga container van, yan siya mga kalibor, yun ang trailer. Siguro magwi-withdraw ito mga kalibor. Hindi lang pala saging ang kinakarga dito. Meron din na pisol, yung tamarin o at ito papaya, bayabas, mga prutas at mga panggulay mga libot. May mga lapka din kinakarga dito. May mga sambag din nga dito mga kalibor, oh. Yan. Bulan mga kalibor. Tapos sa loob ng container. Ito yan ang scenario para pagkakarga ng